Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa akin channel na nga pala si Jan TJ Cruz. At today may panibago na naman tayong tutorial. So ito, matagal na tong tutorial na itong dapat na gawa. Pero ngayon, sobrang busy lang kasi. So pasensya na mga boss. At ngayon gagawin natin yung zoom blur, no? Alam ko marami nang gumagawa nito ngayon. Pero gagawa tayo ng sarili natin, no? So bali, bago natin nga pala ito simulan, kung bago ka lang dito sa akin channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell, no, para lang i-updated. So, ayun, wag na natin patagalin. At simulan na natin agad to, no. Unang-una, maglagay lang tayo ng 1x1 na background. So, example lang naman to. Kaya, pwede nyo namang gayahin, no. So, maglagay lang kayo ng image and then, extend nyo lang yung image, no. Tapos, kung mahaba yung gusto nyo yung layer, pwede naman. Cut natin siya sa gitna, no? So, ito yung halimbawa. Then, next. Pag nakat nyo na ito, dapat 1x1 nga pala yung picture nyo, ha? Kung 1x1 yung template nyo, dapat 1x1 din yung gagamitin yung image. Para hindi siya masira pag nilagyan natin siya ng tiles. So, ayun. Nabanggit ko na din yung tiles. Lalagay na natin. Punta kayo sa effect, add effect. Or add effect. Punta kayo sa distortion. Sa pinakababa makikita nyo itong tiles. And then click nyo lang. So, lagay nyo lang, no, mirror. Yan. Next. So, maglalagay naman tayo. Add effect ulit. Add effect lang ulit kayo. Move and transform. And then lagay nyo oscillate. Yan. So, bali dito sa oscillate, no, dito muna tayo sa first layer, no. Kung mahaba yung layer nyo, sa gitna nyo na lang siya ilagay, no. Bubulol na. So, maglagay kayo ng angle muna tayo, ha, sa angle. So, dalawang keyframe kapag mahaba. Example lang to, ha, kapag mahaba yung layer nyo. So, pwede din naman dito sa pinakauna. Kung maikli lang yun sa inyo. Okay, so dito sa dulo. Baliktad pala. Dito ay 0. Tapos dito sa una is 180. Yan. Ganyan dapat yung kalabasan. Okay. So next, sa frequency naman tayo. Dalawang keyframe ulit. So bali dito is frequency 15.90. Then dito 0. Yan. So, next, magnitude na tayo. Dalawang keyframe lang ulit. So, from 1 to lagay natin siya sa mababa lang para hindi masyado yung pag-shake niya. Yan. Parang ganyan lang. Okay. So, ayan. 9.98 yung lagay nyo sa magnitude. So, depende na sa inyo mga boss kung tataasan nyo pa yung value niya. No? Kung gusto nyo mas shaky, it depends na yan sa inyo, no? It depends. Wow, anep. Okay, so ayan yung example. Next, ganyan pa rin. Add effect tayo, punta kayo sa blur. Lagay natin yung zoom blur. Yan, so bali basic lang to, no, mga boss, no? So, alam ko late na ako dito, no? So, pasensya na talaga, sobrang busy ako. So, click nyo pala yung strength, no? Strength. Pag nasa zoom blur na, zoom blur, punta kayo sa strength. So, maglagay ng dalawang keyframe. Tapos, ito sa pangalawa. Lagay natin siya, todo natin siya, no? Tapos, dito is 0. Wala nang graph, no? Hindi na natin lalagay ng graph. Yan. Yan, ito yung example natin sa una. Tapos, lagyan din natin siya ng rotate para malupit. So, punta tayo sa move and transform, no? Click nyo yung zooming tool. So, sa zooming tool naman, dalawang keyframe, maglagay kayo. And then, magzo-zoom out siya, no? So, magzo-zoom out siya. Ito yung example. Yan.
lalagyan natin ng graph. So click nyo lang yung graph and then ganito lang. Copy curve natin. Punta tayo sa rotation. Sa rotation. So from 0. Ay, dito na natin siya sa gitna na lagay para hindi hassle. Then bahala na kayo kung gusto nyong sobrang ikot. Yan. Then lagyan natin din ng graph. Yan. Depende na sa inyo kung gaano kaikot yung sa rotation na. Kung gusto nyo ganyan, pwede. Basta depende sa inyo. Pwede din pabaliktad, no? So, ito yung example, yan. Yun. Next naman, copy lang natin yung mga effect niya, no? So, copy effects. Then, paste natin dito. Gagawin natin is babaliktarin lang natin. So, halimbawa, itong oscillate. Yan, ito. Yung nasa dulo, ilalagay lang natin dyan sa unahan. Tapos, itong frequency, ganyan din. And then, sa magnitude. Yan. Tapos, back tayo sa zoom blur. Balik na rin din natin, no? Pwede nyo ilagay sa dulo, no? Example, ito. Yung sabi ko nga sa inyo. Kung mahaba yung layer nyo. Yan. Sud nyo lang sa dulo. Huwag nyo nalalagay ng graph. Yan. Then, sa, ano? Sa zooming tool. Pabaliktad naman, no? Or pwede ding, ano? Kunwari, dito is out siya, tapos pabalik. Yan, example lang to, ah. So, and then rotate. So, pag-ikot niya. So, bali dito sa una is ganyan. Yan. Basta, depende sa inyo kung paharap or pa-zoom out ulit, no? Ito is tutorial muna, no? Para malaman nyo lang naman muna. Okay, so yung zoom blur pala, lagyan natin ng graph. Sa strength. So, click nyo yung strength and then face balik na rin natin. Zoom blur. Yon. Adjust natin yung rotate para maganda tignan. Yon. Okay, so sana nasundan nyo mga boss at sana hindi kayo nalilito kahit ang gulo kong mag-tutorial. So, ito yung example yan. Pwede nyo na, pwede na naman to sa inyo kung gusto nyo. Pero may dadagdag pa tayo yung shape. Kung gusto nyo lang naman, no? Yan. Napaka basic lang mga boss para sa mga baguhan. No? Napaka basic lang nito. Okay, so unang-una natin yung gagawin, maglalagay na tayo ng shape. So, punta muna kayo dito sa pinakauna nung pangalawa natin na layer. Then add tayo ng shape. So, bilog. So, ito nakita ko lang 'to, pero yan gagawin din natin. Kuha kayo ng shape, then dapat magka-size silang dalawa, no? Yan, cut natin. Duplicate natin yung bilog and then baguhin natin yung kulay nung nasa baba. Yan. Tapos, itong nasa taas na circle, so click nyo. Then punta kayo sa blending and opacity. Click nyo yung mask, no? And then exclude nyo. Yan, exclude. Okay, pagka-exclude nyo, punta kayo sa move and transform. Click nyo itong zooming tool and then palitin lang natin siya. Yan, halimbawa ito, ganito. Yan. Next na gagawin natin is click nyo yung dalawang layer. Ito, click nyo siya sa gilid. Kung nakikita nyo naman yung daliri ko, no? Yan, no? Kung saan nyo may nagpa-pop up na bilog. Click nyo itong group sa gilid, yung pinaka-gilid, ha? Back ko, ha? So, click natin siya dito sa gilid. Ito,
Tapos duplicate natin. Duplicate pa natin. So pwedeng dalawa lang. Ito yung example. Ito kayo sa zooming tool and then palitan nyo lang or gusto nyo palakihan. Yan, pwede naman. Tapos duplicate ulit. Zooming tool, yan. So ganyan dapat yung kalalabasan. Then group natin siya. So, group natin itong tatlo. Group. Pagka-group nyo, punta tayo sa Move and Transform. Click nyo yung zooming tool ulit. So, dito, lalagay tayo ng dalawang keyframe. So, bali dito sa una is sobrang liit nya pa lang. And then, dito is dapat mawala siya, no? Yan. Ilagay natin ang graph. So sa graph, bahala na kayo kung gusto nyo, kung may sarili kayong graph, no, na smooth. Yan. Tingnan nyo natin. Yan, pwede na naman yon yung graph na yon. Pero kung may sarili nga kayo, depende na sa inyo, no. Tingnan nga natin to kung ano mas smooth. Smooth yung kanina. Okay. Yun. Okay. So, sana nasundan nyo, mga boss. Yan. Next, dito naman, yan, maglalagay na tayo ng, ano, yung, ito na yung pinaka-mismong background nyo. So, madali lang yung gagawin natin dito, oscillate lang at saka swing, no? So, na-tutorial ko na to. Kung napanood mo na, okay na, okay na, tapos na, mga boss. Yan. So, sa oscillate, angle 90, and then frequency niya is 0.64, magnitude is 4.99, para nagle-left side siya, lagyan natin pala ng tiles. Ayan na, umulan na. Tapos, swing. Lagyan natin yung swing. Ito kayo sa move and transform, and then swing. Sa swing, yung frequency babaan nyo lang sa 0.36. And then yung angle, negative 8. Sa angle 2, positive 8. So, paliktaran lang, no? Yan. So, kung nabibilisan kayo, pababaan nyo lang yung frequency. Pwede yung 16, pwede yung 0.10. So, yun lang. Sana may natutunan kayo, mga boss. Ayun. So, hanggang dito na lang yung tutorial natin. At lagi nyo lang tatandaan na hindi ka angat sa buhay kung hindi mo pagsisikapang mausay. Maraming salamat sa inyo, mga boss. At sa susunod na video ulit, sana supportahan nyo pa rin ako sa mga susunod natin na upload, no, at magtuloy-tuloy pa yung channel natin, no. Ayun, maraming salamat nga pala sa mga nag-share, nagko-comment, no. So kahit na ang sobrang hindi ko na kayo isa-isa, no. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo, mga boss, kasi nandiyan pa rin kayo. At syempre sa Panginoon natin, no, binigay niya tong blessings na to para sa atin. So yun lang, and peace out, mga boss. 침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전 탱고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너 이대로 조금만 더